Hello po mga Kalingap, please supportahan niyo po Learnit TV. And part po siya ng Team Kalingap. Thank you po, thank you, God bless. Thank you Kalingap Club. Learnit TV po, makibisita po yung kanyang channel Learnit TV at Red Novino. Sila po yung ating number one din po na defender. Sila yung mga sumasagot sa mga batikos po laban po sa atin. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Alright, hi to Miss Lorny TV, guys. Subscribe and support her. Okay. From me, Basa, the Hungry City of Wonder, I wish you all the best in life. Thank you! At Lorny TV, mga Kalingap, no, Lorny TV, sari po yan. Kay Tay, kay Father Nars, bibigay ulit tayo ng kasiyahan sa mga bata. Magpakain tayo ng Jollibee, spaghetti. Magdadala tayo ng gamot ni Tatay Lando, yung bulag na nakita natin doon sa community ni Father Nars. Suportahan natin ang gamot. Stay tuned lang mga katropa. At papakita natin kung anong kagana pa. Stay tuned lang tayo. Pagpalang umaga po sa ating lahat, mga kalorni. Papunta po tayo ngayon ulit kay Father Nars. Sunday po ngayon, July 18. Magdadala rin po tayo ng gamot ni Tatay Lando. Yung bulag po na tatay doon sa community ni Father Nars. At syempre, dadalan din po natin siya ng mga delata at noodles para po sa pang-ulam niya. Dahil meron na po siya isang sakong bigas. So ngayon guys, samahan niyo po kami sa ating every Sunday feeding program sa community ni Father Nars sa Our Lady of Lourdes. At syempre, bibigay na rin po natin kay Father Nars yung healing po nila na imahe ni San Lorenzo Ruiz de Manila para sa church nila. Kaya samahan niyo po kami mga kalorni sa ating journey for today. Okay guys, thank you so much. Stay tuned. Okay guys, nandito na tayo sa area nila Father. Bako-bako na yung daan. Ayan. Ayan yung daan niya. Bako-bako na. Bako-bako. Wala yata si nanay. Sa ako nandiyan yan eh. Wala yata. Diyan po si nanay. Ay, ako na. Ay! Dinalang ka na namin, nay. Baka maubusan ka uli. Salamat. Ako nanauna. Sige, nay.
katatapos lang po nila magmas? Tapos. Ah, katatapos lang. Kuya, patawag nung magdadala. Patawag nung magbubuhat ka mo. Madami ba, madami? Ay, opo. Ewan magaan. Patawag na lang. Hey, kuya, dito, tulong dito. Tulong tayo mga kuya. Dito na lang siguro kasi umuulan. Pwede ba dito? Dito na lang daw po. Oo, oh. Oh, kasi umuulan po eh, no? Dito na lang po. Oo, dito na lang tayo. Yung mga bata. Dito na lang po tayo. Yan, daming bata ngayon. Ito, daming bata. Kasi umuulan, oh. Marami mong bata? Oo, ang dami. Tayo na mag-ano, ang dami. Sige, kuya, padala na lang doon sa loob. Baka mabigat lang ka. Hindi, ito, oh. Hindi, oh. Ganda, ha? Ganda, ano? Ganda. Pagbasa mula sa sulat isang hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita at nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa atin sa puso ng tao. Ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa na ng kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y ikinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya at ang mga ikinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin inawalang sala. At Kanya namang binigyan ng karangalan. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Patuloy sa iyo, Panginoon. Sabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Nakatarang ka na ang mga pinto at nakahiga na kami ng aking. Yun natin, yung taong kaibigan niya, natutulog na kasama mga anak, dumating yung kaibigan hating gabi. Di na ako babangon pa, naistorbo ka na, tulog na kami. At dahil pabalik-balik, babangon siya para pagbigyan ng tinapay. Ganun ang Diyos natin. Mangingi tayo, hindi yung nesenso ng isang beses, wala sa puso, na sense, isang bisis, demanding pa, gusto pagbigyan ka agad, kundi mapagbigyan ng Diyos, itang magtatampo ka agad. Di po ba? Ang gusto ng Diyos sa atin na matutunan is marunong tayong magiging persistence sa ating panalangin. Persistence in the sense na tayo'y magpakita tayo pabalik-balik sa Diyos, ipakita natin na siya talaga ang ating tanging pag-asa. Katulad ng kaibigan, babangon talaga at bibigay sa mga taong manatiling umaasa sa Diyos. Amen? Tingnan nyo na, sabi ni Jesus, ang iyong ama pa kaya sa langit, bibigyan kayo, humingi kayo, kumatok kayo, bubuksan kayo, tatawag kayo, sasagutin ko kayo. Pero ang Diyos ay kailangan makita ang ating sinseridad sa ating panalangin. Minsan kasi ang ugali natin, isang panalanginan lang, tapos walang epekto, walang
walang solusyon ang ating mga hinihingi, abay, lalayo na tayo sa Diyos. Ang Ama natin, ulitin ko, gusto lang niya makita na sa Kanya lang tayo aasa. Kaya, ang hamon niya sa atin, manatili tayong nasa gilid niya at nanalangin dahil alam natin at tanggapin natin na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Hindi tayo tatanggihan. Mahinahanap lang Diyos, ang Diyos minsan sa atin, makinig kayo, mahinahanap lang ang Diyos sa atin sa tuwing mag-analangin tayo. Number one is honesty and sincerity. If you are honest and you're sincere sa inyong hinihingi, kahit tangihan ka, paminsan-minsan, you remain and you stay. Why? Because you are sincere. You are honest to what you are actually asking to God. And that is what, number one, God has is searching sa atin. Amen po ba? Amen. Tayong lumapit na parang nag-order lang sa drive-thru. Ha? You have to remain closer to God so that it can easier to establish the communication. When we knock, the door will be open for us. When we ask, then He is always there to give us. It depends on your purpose, your intention, and your character and behavior of asking to Him. Diba, maghingi ka na magkaroon ng granada, of course, hindi ka bibigyan. Alam mo, ikamatay mo at ikamatay ng iba. Depende man yan. Diba? From good things na para sa inyo, para sa atin, God cannot deny us. All you have to do is be patient, stay, be honest, be sincere, remain. Ang iba nga dyan, nagdadasal, taon ang binilang bago dumating ang kanilang tinatawag na answered prayer. So, it's just a matter of staying with God, staying closer with God. Sometimes we need to grow by staying closer to Him. That is most importante kaysa sa pagbigay sa'yo. So, minsan ang Diyos, o manatili ka muna sa akin. Dito ka muna sa akin. Parang ganon. Di anak kita eh. Di ba? Magpandi muna tayo. Hindi kita bibigyan. Basta hindi tayo close. Close muna tayo. O, di ba? Ganon yun. Kasi tatay siya, di ba? Hindi yung parang nagaanan mo na kinapahit. Ayaw mo? Di wow. Hindi ganon para, hindi ganon ugali. So, this is a matter of intimacy between you, between us and God, as Father. Maglambing ba? Hindi ba tayo? Hindi pa, pwede. Hintay ka. Of course, ikaw, maghingi ka sa Diyos ng bra. Hindi ka talaga bibigyan. Kasi alam niya, hindi ang kog sa'yo. Di ba? Kahit 100 years kang magkasal, kung hindi ang kog sa'yo at nakakasira sa'yo at nakakaano sa'yo, is God cannot grant that. I am pretty sure. Amen? Amen? Okay, continue. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng larawan na ito ni San Mauricio Ruiz de Manila at dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa larawang ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa larawang ito ni San Lorenzo Ruiz de Manila ay magtango ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasamang martir. Pagsilohon ng mga altar sa atin. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesu Cristo ay naghantog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao.
kinakairin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansa na nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at tanging biyayang aming hinihiling. Manahimik tayo at idulog sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir, panalangin mo kami. Tumayo mga sakristan at awitin ang himno ni San Lorenzo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihan Diyos sa Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sila, mga sakristan, tingnan natin sila. Magpilin niyo, thank you so much. Sabihin niyo, thank you so much. Thank you, welcome, thank you din. Natakot sa camera. Mga Lorne, may sasabihin po kayo? Ay, wala na po, Father. Okay, the next is to eat. Dito lang tayo kakain sa area na yan. Huwag po dito po ha, si Ulan. Dito na tayo sa area na ito. Tapos, sa inyong pinagkainan ay tipunin natin sa plastic. Ano po? Tipunin natin sa plastic para hindi tayo magkalat. Mga bata, naintindihan natin? Bawal kumain muna dito ha, sa area na ito. Diyan lang po ha. Okay. Manalangin tayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tayong lahat. Bless us, O Lord, and this banquet which is about to receive from the pure bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Ayan. Birthday ni Kuya, Kuya Alcon, birthday. Ayan, pa-birthday sa'yo, Kuya. Thank you.
daddy. Saka na, ako magbibig. Mabigay ka. Yung juice. Yung juice. Yung juice. Yung juice. Ayan yung juice. Ito yung juice. Thank you, Father, ah.